Hi guys, welcome back. This is Chef Fabricator TV. Welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, may bago akong project. So job order to ni Chef Engineer, no? So ito yung gagawin ko, no? Ito siya, ito yung temperature gauge dun sa LT, sa reducer. Ngayon, pudpud na, may butas na. So nag-leaking na siya, kinalawang, kinain na ng kalawang, no? So sabi ni Chief Engineer, palitan ko daw ng plug. Gawan ko na lang daw ng plug or blind. Yung solid daw, yung hindi butas. So gagawin ko to sa brass material, itong hexagonal brass, no, na may 25 mm yung diameter niya. Yan. Dito ko siya gagawin. So bali sa lit machine ko to gagawin, no. Kasi wala kaming available na hantap na pang external threading. Wala kami sa barko. So bali sa lit machine na lang ako mag threading. So yung thread niya, yung thread pits ganito din. Yung diameter niya ganito rin. So alamin natin yung thread pits nito sa pamamagitan nito. Ito yung tinatawag na thread gauge, no? Bawat isa nito may number yan, oh, kung makikita nyo. Yan, oh, may number yan, eh, no? So ganito yung paggamit nito. Bali ilalapat lang natin dito sa thread. So yun, kita nyo, no, saktong-sakto siya, lapat na lapat. So ibig sabihin, yung thread pits nito, nagagawin nating blind ay 14. Yun, no? So 14. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong mga adjustment na gagawin natin dun sa lit machine, no? Sa mga oiler natin dyan, mga aspiring fabricator na gustong maging fabricator sa barko, ito, para sa inyo to, no? Okay, doon tayo sa lit machine. So yan yung lit machine natin guys, no? Kita nyo, yan yung turnuhan natin sa barko. So okay guys, so dito tayo. So ipapakita ko sa inyo dito kung anong mga adjustment ang gagawin natin pag sa English thread yung gagawin natin, no? So dalawa to, English thread saka metric, no? Dalawang system yan. Ito yung metric system at ito yung English or inches system. So yung pinagkaiba nila, yung gear position, no? Okay. Anyway, balik tayo dito. Focus tayo dito muna sa inches. Kasi nga inches yung gagawin nating thread, no? So pag nag thread tayo ng inches thread or English thread, so una natin titingnan guys yung position ng gear. So ito yung position ng gear natin, no? Bale, nandito sa loob yung gear natin. Titingnan natin kung nasa tama. So yan, yan yung gear natin, no? So makikita nyo sa actual, itong gear naka-engage dito, no? So dito din sa gear position niya, yan, naka-engage din dito sa taas na gear. So dito sa actual, yan, parehas na, no? So ibig sabihin, tama yung gear position natin. Yung ganyang position ng gear natin, yan yung English threading, no? Ganyan yung position. Okay. Okay. So balik tayo dito. So okay na yung gear position natin, nasa tama na. Nasa tama yung position ng gear natin. So dito naman tayo. So magsimula tayo dito sa letter G.
Ito yung letter J. So may dalawang number kang pagpipilian, 1 and 2. Ngayon, hahanapin mo dito yung thread pits mo. So ito yung thread pits natin, 14. Bale yung 14, nasa column siya ng number 2. Ito yung J. So ganitong adjustment lang gagawin natin dito. Bale, ito yung letter J, ito yung number 2, at ito yung arrow. So bale, itututok lang natin ng ganyan, no? Yan, J, 2, 2 arrow, no? So pangalawang gagawin natin, guys, yung F naman. Sunod natin yung F. Ito yung letter F natin. May pagpipilian ka rin dito. 1, 2, 3, 2, 3. Yan, no? So may iba't ibang thread bits yan. Yan, yan. So ngayon, hahanapin mo yung number 14. To. So, ito yung 14. So nasa column siya ng number 2. So ito yung F. So ganito din yung gagawin nyo dito. So ito yung F, ito yung 2. Itong handle, ilalagay nyo lang ganyan. So ganyan lang, no? So yung last na gagawin natin dito naman sa letter A. So ito yung letter A natin. So marami kang pagpipilian din dyan. 8, 3, 2, 1, 7, 4. Ngayon, hahanapin mo yung number 14. So ito yung 14. Ito yung thread pits na gagawin natin. So nasa column siya ng number 1, yung 14. Ito yung A. So ganito din gagawin nyo. So ito yung letter A, no? Makikita nyo dyan, may butas. So may number. So number 2. Ngayon hahanapin nyo yung number 1 dyan, no? Number 1. Hanapin natin. So yan, number 1 na. So bale, okay na yung ano natin, net machine, na setup na natin. So ito, huwag niyong kakalimutan, dapat naka ano siya dito, nakatutok pag trading, yan. Yan, dapat nakaganyan yan, trading. So ngayon, okay na yung net machine natin, naka-setup na siya sa trading. So ngayon, sisimulan natin yung trading naman. So okay. So yan guys, pag nag-trade tayo, yung pagkain natin dahan-dahan lang, no? Para maiwasan natin na hindi masira yung tulpit na gagamitin natin pang trade, okay? So una natin gagawin, ilalapat natin yung tulpit na pang trade natin. Thank you.
guys. Tapos na, susukatin natin kung tama. So tama yung thread natin. Ngayon, puputulin na. Puputulin na lang natin 'to. So itong ginawa ko guys, blind to, no? Yan. Itong ginawa ko, blind to sa dito. Yan. Blind yan dyan. Pag ito pumasok dito, ibig sabihin, tama yung thread natin. Tama yung setup ng thread machine natin. Ah, subukan natin. Ayan o, nakikita nyo, pasok na pasok. What's for them? What's for this one? I will cut too much. The slide? So, kita nyo, ipit na ipit siya guys. Yan. Ibig sabihin, tama yung setup ng machine natin. So ngayon, puputulan ko na lang ito dito. So yan na yung blind. Blind yan. Yan. No? Sakto-sakto. So ganun lang yung pag trade sa lit machine. Ganong setup lang. Yun. Sundin lang natin yung ganon. Makagawa na tayo ng trade. So, ginawa ko to sa lit machine kasi wala kaming hand tap na pang external. Wala kami on board. Walang available na ganitong sukat. So, no choice ako kung di sa lit machine. Sa mga gustong maging fabricator sa barko, dapat marunong kayo mag-thread sa lit machine. Yun lang.